DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-usap. Pero pwede daw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Yo! Okay, there you go. Danny Abiel. Joel Lacabana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kailangan pang magising. Kulang pa yung kape. Nasa pangalawa pa lang na bag. There's something about my gravitas na nalilimutin. There's something about your name. 51 days na lang kasi yung Pasko. Ah, oh, malapit na. 51 days na lang. Unti ko na nga sabihin, John. Bless, ay, ano ba? Kasi J. Pag nasistock ako dun sa letter J. Today is the 4th of November, 51 days before Christmas. Okay? Para dun sa nanonood sa atin sa social media, sa Facebook at saka sa YouTube, pasensya na po kasi medyo intermittent po yung signal daw namin. Nevertheless, habang meron pang signal, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Namang problema raw, tuloy pa rin ang like, share. Tuloy-tuloy ba tayo sa digital TV natin? So we are all, so on IZTV, that's the former channel 23. Kung hindi niyo, kung if you have a Digibox at hindi niyo pa nakikita, just reset or rescan your Digibox. Makikita niyo na kami doon. So magandang umaga. Good morning. Good morning. Ayan, nabanggit niyo yung Pasko. Humihingi ng price increase. Sino yung nag-price increase? Yung mga gumagawa ng Noche Buena products daw, kamukha ng hamon. Like my ham. Okay. Keso, macaroni salad, fruit cocktail. Oh, yung mga standards. Yan ang report po ng paborito ni winner na si Fred Pascual ng DTI. Bago na favorite ni Boss Winner. May bagong favorite. Yan ang infrastructure SAR. Infrastructure SAR. Industrialization. Umihingi raw ng karagdagang presyo. Ano ba to? Hindi ko alam kung bakit kailangan ng permit . Sa SRP. Okay. Lumalabas ba na virtual price control itong SRP? Ba, ini-enforce ba yan? Hindi ko alam. Kaya nga, suggested retail price, SRP. Meron naman daw sapat na supply sa pag-iikot ng DTI. Matagal na natin alam yun. Ah, ganun? Ramon na conception po yan. May supply, kaya lang mataas. Mahal lang. Mahal lang. Okay. Ayan. Marami raw economic challenges. Naku, matagal na rin natin alam yan. Economic challenges, samot siya. Parang busbong lang, ano? Ang pinakamagagawa daw ho ng DTI, magre-release sila ng guide ng presyo para sa Noche Buena products. Okay, and? Laking bagay, ano? Wow! Talagang... Okay. Sige na nga. Our lives depend on this. Magkaroon ng price guide ang DTI. I like this. Ang guide daw po hamon, keso de bola, ordinaryong keso, sandwich spread, mayonnaise, cooking oils, kasama. Pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce, at saka creamer. Paskong Pasko, eh. Wow, laking bagay. Salamat DTI, ah. Yan yung price guide na po. May re-release daw ng DTI. Paano kung humingi ng price increase yung yung mga producers? Paano na yan? Katatapos lang ng paing. Di tataas ang hihingin sa DSWD. Naku. Na ayuda. Uy, pare, 2.8 billion na ang damage sa agriculture. Yan na yung SRP na yan. Yan na yung Yung response.
ng DTI? Ng producers. The producers are guided by the DTI advice. Na pwede na kayo mag-increase? Pwede na kayo mag-increase. Yun. Sarap. So kaya, basically, that's what they're saying. Sige, mag-increase kayo. Maglalabas lang naman kami ng guide eh. Price increase lang naman ang gagawin. Okay, yun naman pala. Ano yan? Napaka-useless nitong DTI natin when it comes to this. Spokesman na sila naman. Hindi, siguro trade. Nag-appeal sila out of the goodness of the heart sana ng mga producer. Really? Really? To mag-adhere dun sa price range. Alam natin ang problema ng trade. Ng domestic trade natin. Sobrang daming middleman. Okay. Anong ginagawa nila tungkol doon? Meron ba? Yun ang hinahanap natin, hindi puro price monitoring eh. Alam natin maraming inefficiencies. Okay. Sa production. Sa production, sa distribution, etc. ganun. Retail. Okay. At hindi nakukuha yan sa... Do we correct this sa ano? Hindi nakukuha yan sa bisita lang. Bisita pag bibigyan ng sadyo. Ha? Hindi ba? Bisita. Bibisitahan mo yung mga ano, public market, supermarket, etc. Eh, pare naman. Tapos magtatanong photo op yun eh. Photo op yun. Sayang. May bumisita ba sa public market recently? May mga bumibisita. Ibang pakay. Okay. Sige. Kala ko nangangamusta lang ngayon. Kung ang DTI ba naman from the start, alam na nila, every Christmas season, mayroong ganito talagang ano, mga appeal, hat, etc. and everything. Kung mayan ba naman, minonitor na nila, oh, nakakuha kayo ng 400,000 na ano ha, na volume para dyan sa baboy ninyo. Ha? Tapos bumaba ang tarif. Nasaan yung nilagay itong mga ito? Para naman yung processing ninyo from January to December, ay aabot sa mababang presyo. Ay, yun ang dapat na pwede. Yun ang dapat na ginawa. Na? Hindi pwede, hindi naman vision yun eh. Industrialization sabi ko eh. Hindi pala vision. Hindi naman vision yung sinasabi mo. Ba't naman nila gagawin? So, ano to? Huwag niyang sasabihin na, hindi, nung lang July kami nag-take over eh. You mean to tell me, yung bureaucracy dyan, walang institutional memory? Wala. Number one, hindi mo alam lahat yung mga, hindi mo nakakausap yung mga tao ninyo. Zero-zero ulit, ganun mo. Ganun. Every new administration. Hindi. Si Fred, actually supposed to be well, ano ganun ba? Well credentialed, ha? Kasi, ADB yan. Nag-ADB, matagal si ADB. Ha? ADB, puro theory yan. Yung president. Pag ADB theory yan. Well-credentialed. Hindi naman bangko yan eh. Well-credentialed. Yung totoong bangko, maintindihan ko, talagang tumitira sa babayo. Meron lang ako i-request yung presidente ng UP. Huwag mo kong tatawagin well-credentialed in future. Parang kiss of death yun eh. Tuloy po siya. Para mas mapakinggan ha. Ha? Tapos nag-ano, Management Association of the Philippines. Presidente to. Ang ibig mo sabihin, wala kang natutunan? Meron. Ito, pare, meron siya sinasabi. Ayun, suggested retail price. Ang natutunan niya. Ito, bago. Kailangan daw ang Pilipinas tuloy-tuloy ang strong economic ties with Hong Kong. Wow. So, yeah. What does that mean? Eh, kasi daw, super connector yung Hong Kong sa China. You mean hindi tayo maka-deal directly with China? That's we're dealing with Hong Kong. You know, we have a very active ambassador. Makipag-usap ng serious discussion with the Joint Economic Committee sa Hong Kong ASEAN Summit. Ayan. Kasi pumunta sila sa Hong Kong for the ASEAN Summit. And therefore, ang istorya niya tungkol sa Hong Kong. Medyo, yan ang super connector natin sa China. Medyo ano ba yan? Ang ganda! May justification pala. Medyo ano ba yan? Ha? May pagka undiplomatic na statement yan. Bakit? Why are you talking about Hong Kong? Why are you talking about China? Babanatan ka ng China niya. In fact, China just very recently announced the full na ang integration ng Hong Kong. Why are you not talking about meeting with the Chinese officials? Nandun sa Hong Kong yung connect niya eh. Ikaw naman. But we have a very active ambassador. ADB. Di si nandun sa Hong Kong yung connect niya. Lalo na yung Chinese
Everywhere. He's everywhere. To go to Hong Kong to be able to connect and at the same time feel the pulse of the Chinese government as far as ano, as far as relations, trade, etc. Tama ka dyan kung John, makamasamain pa ng, makamasamain pa ng Beijing, ng ano. Well, you're press, talking about Hong Kong only. Siguro, tanong nila ngayon, what are we, chopped liver? Mamamasyal ako sa Hong Kong, eh. Marunong pa kayo. Pupunta ako ng Hong Kong. Sabi ni ano si Ma'am Annie, yung ating ano, masugid na taga-Hong Kong. Yes, hi Ma'am Annie, magandang umaga. Sabi niya, what? Super connector sa China ang Hong Kong? Ha? Hong Kong has been part of China since 1997. Aba, oo nga pala, no? Nakalimutan na ni. I'm sorry, Annie. Nawala sa ano. Na, super. Thank you for my yan yung thinking noong 80s. Yes. Na to yes, go inside, to go to China, you have to pass through Hong Kong. Go to Macau. Macau, Hong Kong. Baka naman nag-uulyanin na to. Uy, grabe ko. Hindi, white hair lang. White hair lang, para. Hindi, kasi may meeting sa Hong Kong eh. Mabuti pa i-build up natin yung Hong Kong. Yun ito lang ang nakikita ko doon. Parang suggested. Yung so presilis to. Parang suggested retail price dito. Presilis lang. Wala ka naman magagawa eh. It's a mere suggestion. Okay, naman. Matagal nang hinahanap yan. Ano yung efficiencies ng ating trade? Mm-hmm. Bakit wala tayong ginagawa to correct this? Diba? Efficiencies ng ating trade, efficiencies ng ating production. Processing line. Oh. Ang dami nilang pinagkukuha. Lagi sinisisi nila, taas ng power rate eh. Si Presidente Duterte, pinagbigyan sila 2 taon. Volume, tinaas, binabaan yung tarif. Sa importation. Importation ng mga ganyan, ha? Ang dami nilang pinagsasabi kayo, noon. Kayo naman, lagi nyo naman kasi kinukontra yung free trade policies, yung, you know, that we have to be competitive. Ayun! Yan ang ano dyan. ADB style, ha? Hindi tayo competitive. ADB style. Macroeconomics yan. Ngayon, yung SRP, pang domestic yan. Pero yun, we should compete. So, kaya kailangan na Hong Kong. Ayan. Isa sa, well, among others. Super connector. Actually, ang marami ng financial transaction lumipat na to Shanghai. Yes. From Hong Kong. Mm-hmm. Kaya nga Singapore na sikat dito in our part of the world. More than Hong Kong. Ewan ko ba? Baka naman may alam siya na hindi natin alam. Hopefully. Eh, hindi ka naman well-credentialed pa rin ba mo malalaman. Tama. Kailangan ng well-credentialed na ano dyan. Basta huwag mo kong tatawagin ka. Aga-aga ng sarcasm. Okay, sige. Ano ah, pare ah? Well-credentialed. Si parin Joel, sabi si Joel Laksamana, a well-credentialed journalist. Well-credentialed. Piece of death. Parang sampal yun ah. Mag-asawa sampal eh. There's a bot that comes well-credentialed after that. Sino ba nag-recommend na rito? Sa mga napulot. Tang in chick yung mga ganyan. Sa mga napulot. Mas pare. Instant De, silence. Wala yung big sabihin, wala ka narinig. Yun ang complaint ko. Hindi siya. Wala tayong sasabihin kung maayos yung narinig natin eh. Puro press release na ganyan. We are monitoring. Intensified coordination. Puro ganyan eh. Yan po ba ang ano? Okay, I get it. Yan ang aasahan natin. Napaka-importanting ang pinakamaayos na sana na photo ops nila, if they are looking for photo ops, aside from visiting the palengke and supermarket. Kausabi niya lahat yung mga malalaking mga producers like Formos Farms, Robinson, ng pagkain. Ano bang pwede natin gawin mga boss sa inyo? Ano, what do you need? Etcetera. Kasi agro-industrial lang nga ngayon eh. Yes. Pampangas best. Kailangan nga magkaugnaya agriculture at saka yan DTI. Industrial agriculture. May problema ba kayo sa processing? Meron ba kayong problema sa Meron? Let me know. Para maintindihan natin. Di ba? Ngayon, kung ang boss mo ay si Kung Fu. Kailangan nyo ba ng ano? Vision for industrialization. Yeah, mga ganyan. Pwede. Kailangan nyo ba na statement on the importance of Hong Kong? Yan. Yung mga ganun dapat.
Baka tapos, eh ngayon. Baka naman na kinukulang kayo ng vision dyan. Bigyan ko kayong vision. Ayan. Ngayon. Baka naman they can facilitate partnerships, joint ventures, ayan. Mga ganyan. Ayan, ayan. Ang galing nito sa catchphrases. We are in talks. We are in talks with, for furthering our partnerships. Expanding our reach. Kung ang industrial policy mo, you are getting it from Fu Manchu. Pare, di ba parang Conrad? Eh ang policy, di ang policy. Si Fu Manchu nagbibigay parang ganun. Trade policy. Fu Manchu talaga. Trader, di ba? Why are we using Fu Manchu as a cultural reference? Hindi mo makilala si Fu Manchu. Di mo makilala si Fu Manchu, the best. Ginugugo. Ay, may local po. May local yan. May local. Fu Manchu is what? Wait. Fu Manchu is Marvel comic hero. Si Fu Manchu. May local na Super villain. Super ito. Super villain. Ay, nako. Si Fu Manchu. Yan ang nagdidikta ng trade policy. Ang super consolidator. Daig nito, Hong Kong. Kung gusto mo ng connector, ito. Ito, super connector. Super connector. Hindi ka na kailangan pumuntang Hong Kong. At saka all over the world. All over, global to. Kung gusto mo Spanish, ano? Brandy? Brandy, yan. Ito yung ganyan. Alam ko Spanish sardines. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Pumansya. I really had to Google it. So, more expensive Noche Buena daw po. Yun na nga. This Christmas. Yan ang mga tinatanong taga-subaybay. Talaga bang mas mahal? Magmamahal na raw. Kasi humingi na ng price increase. Alam nga namang di nila pagbigyan yun. Wala naman talaga tayong price control. Wala. Yung suggested nga yun eh. Parang ano yan eh. Big mo sabihin yung suggested retail price, parang yung traffic signal, traffic lights. Ang susundin mo, hindi. Suggested lang yan. Hindi naman ang regulasyon yan eh. Green. Nag-green. Nag-pula. Baka gusto mong tumigil. Ganun lang yun. Traffic lights are mere suggestions. Suggestions, yan. So yung retail price po, suggestion lang. May ngipin ba itong DTI natin? Kung may nagluloko, Wag na yung mga yung mga matitino, yung mga maayos naman. Kung may naglulokong tindahan, meron ba silang means, teeth, power, authority to do? They will intensify coordination. Ayun, malakas yun. Or further monitor. Malakas maka. Or further monitoring. Susunod agad yung establishments. Ano pwede nilang gawin? Magpa-press release sila. Siguro, I don't know. Meron kami nahuli, nag-monitor kami. Araw-araw na minomonitor sila. Meron ba tayong nalalaman na nag-o-overprice? Parang thoughts and prayers. Ano? Sa araw-araw na ginawa ng... May nahuhuli ba doon? Wala nga eh. Hindi nga, araw-araw sila nag-o-monitor. May penalty. Alam natin dito sa baba, taas ng taas ang presyo. Wala tayong price controls eh. It's not, SRP is not a price control. Yes, di ba? Ikaw naman malengke ka siguro. Utang sa grocery. Alam mo, yung dating ha, yung daladalang pera mo, kinukulang. Yung suggested retail price, ito yung, it's like, pakiusap. Di ba? Kung maaari lang, mga retailers, ibenta nyo naman sa ganitong presyo. Pero pag tinaasan nyo beyond that, wala kami magagawa. Pero meron ba rational yung retail price nila? Paano nila pinag-aaralan yun? I'm assuming that the DTI... Nakukompute ba nila yung gastos ng everybody? Ng retailer, ng distributor? Ilang sali niyang ano? Ilang sali niyang distribution natin? Oo, nga na. Napag-aralan na ba nila yun? Hindi, basta sasabihin lang nila, ito retail price na gusto namin. Ano yun? Dala ng may crystal ball sila, hulaan? O palakasan lang? Huwag mo naman ilagay ng mababa yung retail price ko. May ganun ba? I don't know nga eh. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari sa kanila. Ngayon, sinasabi po, tataas daw ang mga produkto, ang mga presyo ng produkto ng Noche Buena. Well, in general, lahat po ng prices, hindi lang pang Noche Buena, tumataas. Del Pasco. Oo, talaga itong paborito ni Venero.
Hindi lang Noche Buena ang tumataas, boss. Everything else. Oo, lahat tumataas. Pati nga blood pressure ko tumataas eh. Hindi. So, wait, how does it go? They said now they're going to be monitoring the price increases. Yes. Kasi mayroon silang SRP. May SRP. At least ngayon may plano na. Kasi dati, ba yun? Dati, ini-explain lang nila kung bakit tumataas ang presyo. Tumataas ang presyo kasi nga may gera sa Ukraine. May yung mga input na imported, expensive yan. Yung sinasabi ni Trixie, yan ang dapat hindi ginagawa itong cabinet members nito. Yung nag-explain. Sasabihin ng tao sa'yo, I don't need an explanation. I need, ano ba pwede yung gawin? I need better prices. Ano ba? O kaya nga, so now, they heard that, sabi nila, nadidinig namin kayo, this is our action. We are monitoring the price increases. Thank you. Action yan. Action yan. I think yung SRP, yun yung base na mamonitor nila yan yung, so pag gano'n, titingin ng mga presyo sa bawat tindahan, depende sa outlet. Itong pang supermarket, ito yung palengke. Yun ang kanilang ano. Then, meron silang template. Hindi, kasi nga, ang punot dulo niyan, nagmamahal ang pagkain. Dahil sa agriculture, problema ron. Okay. Ay, hindi nila trabaho yun. Tapos, yun na nga, may typhoon and everything, alam natin, darating yan. Ngayon, meron hong element ng profiteering pag ganyan. Pag merong kulang na supply, ang tendency tumaas ang presyo. Diba? Kulang ang supply . Pero kailangan din makontrol mo yung tendency na yun . Actually, halimbawa, ganito . Okay. Pag tinanong mo ngayon si Sec, Fred Pascual, boss, sinasabi mo natataas yung presyo ng spaghetti. Alam mo ba ang pumapasok ingredients ng spaghetti para magawa ang spaghetti? Wheat. Magkano, etc. Gusto ko lang malaman sa'yo. Kasi ikaw dapat yung nagsasabi sa akin. Kasi kung hindi mo alam yan, dapat palitan ka na ni Mr. Pinga. Right. Theoretically, si Pinga. Mas magaling yun. Alam niya kung anong presyo ng wheat at this point. Paano yan? Paano yan? Ano yan? Kilos of is equal to ganito. My salt, my sugar, whatever it is. Ano yan? Ano yan? Kasi halimbawa, pag tinanong ka, o sinasabi mo, tataas ang presyo ng tosino. Pagpangkaspes. Tosino. Tosino. Ano ba na dyan? Ano sugar. O, may sugar yan. O, baboy, siyempre, pinakamalaki. Pinakamalaki yan. Ilan? 40% ba yan? Mahigit? Hindi, kaya nga, yun ang gusto. Hindi, paano yung akin? Yun na nga. Profit. Yun ang gusto natin malaman. Ilang patong yung profit na yan? Galing sa Pampamcasbes, nandoon sa Bacolor, halimbawa. O papunta ng Manila. May distributor. Ano yun? Ano yan? Yung distributor, ibibigay sa agent. Yung agent, madami sa halin . Madami kung sa ako halin. Sa kanya, tanungin na lang niya si RSA. Kasi si RSA parang very specific. Mas specific . Negosyante yun. In Monterrey, tanungin mo siya. Alam niya yun. Alam niya yan. Yung pricing. Man, o yung mga Robinsons. O kaya yung Vitalist. Alam mo ba yung mga batas na management team ngayon ng Vitalist? Alam nila yan. Kaya sinasabi nila, boss, ang dami natin mga excess na mga dito, na chicken production. Ang kinukuha kasi ng mga importers, yung mga parts. Chicken parts. Hindi naman buong chicken. Hindi naman buong chicken. Tayo, pwede rin naman natin gawin yun. Dito sa local. Bakit hindi nila ginagawa? Kasi pag gagawa kang tinola, gusto mo buong chicken. Pwede ba yun? sinabi ba ni Fu Manchu yun? Ayaw mo na chicken parts. Kung di approve kay Fu Manchu yun, paano naman? Balay sa trading ito. Paano naman yun? Mahihirapan tayo kung di approve ni Fu Manchu. Matindi yun. Ang damages daw po, ang damage pala ng agriculture, umabot na sa, huling kwenta, almost 2.9 billion pesos. Hindi pa natin ngayon mararamdaman yan. And counting yun. In the future, ano ang gagawin natin? Yun po ang gusto namin marinig. Ayaw namin na monitoring. Kasi po na-monitor na namin ang presyo . Araw-araw kami kumakain . Araw-araw kaming
nagtumitingin ng ano ba mura ngayon. Okay. Eh tapos puro monitoring yung maririnig natin sa mga ating mga the best and the brightest. Ganun. Di ba? The best and the brightest. Yun lang ang maririnig natin. Parang baka yun yung capital, political capital ng inyong yun na media sa inyo ni President BBM. Lakas niya na. Oo. Madaling ma-enroll dyan kapag pagkain ang pinag-usapan. Madaling ma-enroll dyan ang political capital. At hindi nakukuha yan sa SRT. Wala sa SRP. O kaya? Wala super connector. Wala. Hindi nakukuha. Huwag kang aasa sa well-credentialed ka lang. Maiiwan dyan, charot. Para si TP, no? Charot. Aga, balikan ka ng bola. Alas natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Nagbabalikan ka na bala, kasama pa rin sa King Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Hingal. Perfect ngayon ah. Oo. Siguro nag-monitor ka. Oo. Gabi kayo. Kung nag-monitor ng presyo ng hamon sa Echagi. Uy, importante sa akin ang hamon. Oy, by the way. Hindi Pasko yan, tago lang hamon. Kasi 51 days na lang eh. Oh. Kailangan na mag-monitor ng... Dapat kami napuntaan ni na Secretary Pascual yung Echagi. Alam mo, mas mura doon ah. Sa Echagi. Okay, sa grocery. At sasarap ng mga pagkain. Oo. At sasarab doon yung mga hamon-hamon. Oh, ito ha, champoy. Yun, panalo na. The best yan. Okay. Tableya. Meron din sila doon. Tableya. Ay, yung tableya. Ano? Hopia. Pare. Nako, champion yan. Okay. O, yung mga mani-mani. Yung mga nuts. Okay. Tapos, ano? Yung mga cashew. Hamon. Champion. Hamon. Sarap doon. Nako. At saka doon, pwede kang magtingi-tingi doon. Echagi? Sa Echagi na yan. Masarap, mga workout. Ngayon, ang ano, Trixie, parin Conrad, yes, parin pa. Joel. Okay. Nag-text si, ano, maganda po, Secretary Toots Ople. Sabi. Ang sabi niya, tungkol dun sa job losses. Sa Marina. She was misquoted. Ang sinasabi lang niya, it's not true that we are taking out Marina. Because Marina, we know that under the law, RA 10635, Marina talaga agency dyan. We are just trying to suggest na kailangan intensified. Intensified, ha? Naku, matindi na yan. Matindi na yan. Kasi yung EU, intensified. Yung deadline is about March na yan. But they're still hiring daw, Pinoy. Yes. They are going to hire. And the jobs aren't endangered yet. Yes, the jobs are not yan endangered. Yan ang importante yung sinasabi niya. Still, we have to comply. Yun na nga. That's true. Yun na nga yun eh. Kasi noon, since 2005, 2006 nung pinasayang international kasi nag-agree buong mundo eh. Sumama tayo, pumirma tayo dyan. Ito natin ang standard. Which is good. Yes. Kasi noon nakakaangat tayo. Yung mga ibang kalaban natin, wala pa sila sa level natin. Ng training and so on, experience and everything. Credentialization. Eh nangyari, puro monitoring. In the past... it was on... In the past... It was only in 20... Papasok sa 2016 kay President Duterte. After 2014, something like that. Na sineryoso. Na nagkaroon ng RA 10635. Okay. Actually, 14 congressman. Para ayusin lahat yan. And the author of this is Congressman Manalo. Okay. Kaya nga sinasuggest ko sa kanila. Marami alam to. Ito at saka yan ang nakikipag-usap sa EU. Siya mismo. Yan po ang Fu Manchu ng si Manzano. Oo. Yan. Ngayon, my suggestion is, why don't you get him? Para, siya na. You let him work it out. If you don't want to take out Herman Pabia,
the Marina Administrator na tinitingnan ninyo ay mayroon siyang conflict of interest, eh di gamitin ninyo itong mga taon to. Tama. Order available for your consideration. Mm-hmm. Eh, tagal na ho niyan eh. Mm-hmm. Ilang taon na yan? 2006. 2006, mm-hmm. Nagkaroon ng workout 2014, okay. 2016. So kumbaga, pinagbibigyan tayo ng euro. Katakot-takot ang pagbibigay. Okay, gusto ba natin yun? Bakit hindi once and for all? Eh kung meron dumating sumikat dyan na magagaling din na seamen, na seafarers. Which is likely. Tapos masapawan tayo. Ay, di ba? Paano? At mas mura, halimbawa. Tapos kumpleto sila sa... Sa pagkaya, training. Well-credentialed. Ito nga, dapat nakausapin si Sec. Pascual. Papunta ka na rin lang sa Hong Kong. Tignan mo kung baka mayroon ng English tutorials ang mga Chinese seamen. Mm-hmm. Kasi silang actually sila malaking kalaban natin. Chinese. Oh. Papasok eh. Eh kung naging English speaking na yung mga yan, eh tapos na tayo. Okay. Madali nila i-train niya. Pero hindi known na naval power ang China. Talagang tayo. Even Japan. Oh, kasi maikli lang yung coastline nila compared to ano. At saka they don't venture overseas eh. As much as we did. Di ba may Pilipino nga na kasama sila Magellan eh. Nakaikot na ng mundo. Biro mo, nakita sa Madagascar ata yun. Ang ano na dyan, actually hindi, it's not a theory. Ang the idea is that we were naglalayag talaga tayo. Maabot talaga tayo kung saan-saan. So this one person is not likely to be just one person kasi maraming Pinoy na pwedeng mag-translate noon. So kaya lost to history yung pangalan because it's possible na you know, sa dami, one of many siya. Meron pa ako narinig. And even in other yung ganyo, dati, one way lang. From Mexico to the Philippines. Kasi yun lang alam nilang trade winds. Ayan yung galleon trade eh. Galleon trade, isa lang. Hindi nakakabalik. Alam mo, mga Pilipino nagturo sa kanila paano bumalik. Kaya nagka-trade. Papabalik. North route. Pag ganun, papuntang north. Ang mga Ivatan, passed from father to son, yung ano? Mga Pinoy nagturo. Yung knowledge ng currents nila. Kaya pag tumatawid ka to Sabtang from the main island. Sa Batanes, sa main island niya. From Mahataw to Sabtang. Pag tumatawid ka, maraming crabs. Ang lalaki kaya ng waves. Yung sanay na sanay ka sa 9-foot, 12-foot waves, ganyan. Yeah. Gabahay, okay yan. Ordinary yan sa kanila. Tapos natatahak nila yung cape. Masasalubong nila yung wave. Oh my gosh. May technique sila, no? Kailangan matibay talaga yung dibdib. Dikatig lang yung bangka. So kabisado nila. Pati yung paano nila sasakyan, paano nila tatahakin yung waves. Yung area na yan, talagang cross current siya. Yeah. China Sea and Pacific. China Sea and Pacific, yan. Sarap ng isda dyan. Tinatanong ko nga sa'yo eh. Kung pagtatawid Dorado, ka, makikita mo ba? Yun yung anong nila. Dorado. Pero pagka 1 week ka na doon, noon kasi yung kukunti pa yung pumapasok na goods, no? Mabagal pa yung, once a week pa lang yung flights, punta ako ng Batanes. Siguro mga 2-3 times a day yung Dorado kinakain namin in different forms. Parang dried, sinigang, lahat natikman ko. Kasi that's all they will serve to you. Pero masarap pa rin. Ang malas mo naman. Yun lang ang kinain. Grabe, no? You're so malas. Parang umaga. Umaga, masarap. As in turmeric. Tanghalian, masarap na naman. Sa gabi, masarap na naman. Dapat misan, isang meal, hindi masarap. Kung puro masarap. Tapos yung rice nila, yung turmeric rice. Masarap. Kulay dilaw lang nga. Pero turmeric yung luya. It's a different kind. It's yellow ginger. Ayun. Daming good. Baka hindi na lang ako mag-noche buena. Pag naihihis. Hindi naman tayo magpasko sa Batanes. Hindi na ako mag-noche buena. By the way, pera na lang kung may tatating na tsokolate from Davao. From Davao. Ayan, mag-noche buena. Ay! Yun ang tableria.
Yeah. Wow. Yeah, wow. Mm-hmm. Antindi diyan. Iniisip ko pa lang parang sarap gumising ng Pasko. Meron kang naamoy na Davao chocolate. Ibang klase 'yun, ibang klase. Masarap. Yun. Masarap. Talking about training, ah, which is what we are talking, yung okay. Dito sa okay. STCW. Yung ating ano, ito na naman intensified training, pare. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Ang sinasabi sa atin, na, di ba nagkaroon ako ng mga grupong Australiano, IT experts who came here. Ang sabi nila, in itong ano, Amazon Web Service pa lang ang pinag-uusapan natin. Amazon Web Service for their operations in Indonesia. Okay. They will be needing 314,000 IT people. Ganun karami. So sabi niya, you better... Sa Indonesia? Indonesia pa lang. Eh baka naman mag-brain drain na naman tayo niya. Hindi, what I mean, yung mga magagaling natin na IT. Kaya nga, ngayon po lang sabi niya, as much as possible, pa-IT na natin. Oo. Yung mga SUCs, etc. and everything, everybody, kailangan ng ano na yan, mag-training na tayong, there is to be a program. And according to Secretary Ivan Uy of DICT, that's one of their main activities. Hindi ito tungkol sa SRP. Hindi. Hindi suggested ito. Gagawin talaga nila. May programa sila for training, including CHED. Si Pambansang Bigote. May training. May training. According to him. Ano, siya yung in-focus ngayon. Kasi sila yung nagpupulis ng ano? Ng mga ganyan. Ng mga training institutes. Ang CHED. At saka TESDA. Kaya. Eh yun doon tayo kinukulang eh. Lalo na yung ano nga, lalo na yung training institutes for seafarers. Ayan. So, sila din ang nakatuto. Sila rin ang nakaano niyan. Kaya, although the primary agency is still Marina. Meron din silang say. How can we drop the ball? Na alam natin, napakalaki ng contribution ng sector na yan because one sa of the, remittances. At napabayaan natin ng ganyan? Hindi kasi natin napupulis pa natin yung training centers. Yung training centers niya kasi. Napabayaan yung franchise? Drop the ball? Ay, kung yan ang analogy mo, nangyari sa ABS-CBN, naging complacent, naging familiar na sila. Yun na nga. Dito, ganun. Mag-expire na yung franchise. Nakipag-away pa sa presidente. Yan ang din natin. I think yung mga training centers, nag-adopt sila ng wait and see, baka magbago pa yan, baka mag-ano, until it became too late. Alam mo, nagiging problema. Tama si Trixie. Training centers, it has become a problem. Naging racket eh. Yung complacency, etc. Kumikita pare. Lalong-lalo na sa bureaucracy. Sabi nila, if it ain't broke, why fix it? Yung ano? Eh, kumikita eh. Yun ang kumikita, wag nyo istorbo eh. Yung business as usual na attitude, yun ang nagiging ang tawag ni Xi Jinping dyan, sabi niya, itong mga bureaucrats, sabi niya, you better do something, take some risk. Do not wait for instructions from above. Ang tawag niya dyan sa ganyan na attitude niya, Formalism. Kayo na meron kayong vision, meron kayong gagawin. Wala. Para importante ang vision. Especially para may well-credentialed. Yung mga standards ba na... Ito na, nawala na naman internet natin. I can't even complain kasi sinabihan nila tayo that it could happen. Nag-freeze both. YouTube at saka Facebook. Yung standards ba na... Well, pinapataw mula doon sa Europe, sa SCTW. Kung i-implement dito sa ating mga training institute, may additional investment or kailangan kumuha ng mga trainers, konti lang yun because we already have those. Hindi tayo makakomply? I mean, parang hindi, ano yan eh. Ang ano kasi dyan, let us say that there are 100 maritime schools. Okay. Doon sa 100 na yan, siguro mga 30 ang compliant. Ngayon, ang sinasabi ng European Union, yung 70 na yan,
pa-comply nyo sila o kaya i-close down nyo na yan. Oo, parang ganoon. Wag na ninyong bigyan yan ng mga diploma mill na yung mga yan eh. Yan ang sinasabi nyo. Yan. Eh ngayon, hindi namin tatanggapin yan kung hindi naman pumunta dito sa 30 na ito. O kaya dagdagan ninyo, gawin ninyo 50 ang eskwela. Pwede naman kayo eh. Yan yung training na sinasabi. Yan ang training sinasabi. So, pupunta tayo doon sa sinasabi. Bakit itong out sa example ni Jonathan, 100 out of 170 ang failing. Oh. Paano nangyari yun? Yan. Do, yun po ang ugat ng problema. Kulang sa supervision? Ano ba? Kulang sa what? Knowledge? Ano, baka hindi nila alam ang gagawin nila? Instrument, whatever. Kulang sa guidance? Ano ba ang... O kulang sa kamay na bakal? Yan. Dapat atap. Pit-pitin na yan, mga ganun eh. Mm. Ano ba talagang move? Natatakot ba kayong tanggalin na yan? Diploma mill ka, hindi ka pwede. If within a year or so, hindi ka makakapag-comply, hindi ka na. We are not going to accredit you anymore. Something like that. Kaya nga nagkaroon ng international convention dyan. Para may standardize. Lahat yan. Tapos ayaw natin sumunod doon, tayong pinakamarami seamen sa buong mundo. Yeah. Tama. Hindi may disconnect. Parang kumbaga yung asset mo, pinakikinabangan mo yan. Ayusin mo nang mabuti. 'Di ba? Tulad ng ABS-CBN. Oh, yung asset mo, resting on our past laurels. Ang franchise mo, asset mo. Ba't mo pinabayaan? Laurels mo, pronunciation laurels. Makikipag-away ka pa. Nakipag-away ka pa. Nakipag-away ka pa. Mayabang ka pa. Hoy, sipe lang kami mo pa yung president. Dalawang presidente, inaway. Si Duterte at saka si Pinoy. Tayo naman. Tapos hindi ka nagsasubmit ng documents. Pangit. Hindi nyo ba alam, nasa galleon trade kami, mga seafarer, gano'n na nangyari. Ano yan, centuries ago pa. Centuries ago pa. Meron noon... Yun yung laurels? Those are the laurels they're resting on? Ito to what, Richie? 500 years? Is it true na mayroong parang colony, Filipino colony of seafarers in New Orleans? Meron! Yes. Noong nag-exchange student ako. Hindi exchange student. Kasi dati nagkaroon ng exchange program, journalist. So, isa ako doon kasi siguro binebrainwash kami. Merong articles pinakita sa akin doon sa New Orleans. 7-8 generation Filipinos. Talaga? Na nag-jump ship papuntang kasi nag-stop over ata sa New Orleans papuntang Acapulco. Pagkatapos nag-jump ship yung mga Pilipino. Mga Pinoy. Kaya meron 7-8 generations na Pilipino. Nasa New Orleans. To the point na the article was claiming in the newspaper na yung cuisine na Cajun influenced ng mga Pinoy. Kaya meron silang gata. May gata ang... Ayong Cajun. Coconut ba naman sa New Orleans? Yeah, where would they get the gata though? From Mexico. Ah. Or from the Filipinos. I don't know. Nag-jump ship siya, may dala-dala siya. May mga articles. You can Google. Yeah. Maraming articles. Kaya seafaring talaga tayo eh. Yeah, matagal na. Matagal na. Both ways, east and west. Oh. We're crossing the Pacific now, according Indian Ocean. And then we also crossed towards Africa. Well, it's possible kasi galing Africa yung ba? Kasi yung language ng Madagascar, saka yung language natin, very similar lahat. Yung sounds, there are some common words. Really? Alam ko, Indonesian at saka yung bahasa Indonesia. At saka Kapampangan. Kapampangan. Selamat datang. Danum. Tubig. Tubig. Yung datang, salamat sa pagdating. Datang. Welcome. Yung Danum, Ilocano rin yan. Danum, Ilocano. Danum, tubig. Tubig. Layo sa Tagalog, ano? Tubig. Danum. Although all of that are still part of a single na pinanggalingan yan, so Austronesian, Indo-European yan ang tawag dun sa yan lang kasi nasabi ko dito kay Jeremy Barnes na ito kung hindi naman ba sa National Museum nilalagyan mo ng mga totoong mga hindi kayo ikot-ikot ka sa mundo. Ouch.
Outstanding. Kailangan mag-aral, pare, para always umikot. Always out and always standing. Outstanding. Pati yung planetarium, sinabi ko na ba yun? Yeah. Sinara. Hindi yung sinara, dinimolis. Oo. Eh ngayon, ang sabi ng Japanese government, we are willing to build a new one. Build a new one, grant. Uy, sabi ko, doon sa nagsasabi noon, wag mo na ibigay diyan kay Jeremy Barnes. Dalhin mo sa DOST. Sila na. Sila na gagawa. Mas mabuti yan. Because after all, they are the Science and Technology Department. National Museum, walang mangyari dyan. Pare. Although, nasa mandate ng National Museum ang science. In fact, the National Museum is the repository of all the samples of flora and fauna in the Philippines. In the Philippines. Lahat ng indigenous flora and fauna. It's not in the DNR. Yeah. It's in the National Museum. Asaan yung lahat ng samples na yun? Sa National Museum. The documentation. The documentation. And some samples. Most samples. The ones that they could preserve. Ang problema nga dyan, yung National Museum Executive Director, si Jeremy Barnes, napaka-outstanding nito. Outstanding. Always out and always standing. Ano yung sabihin na standing? Ano yung standing? Standing niya sa labas. Ah, sa labas. Labas siya ng labas eh. Makakala ko related doon sa problema ni Jim eh. Iba ba yun? Iba yung standing na yun. It's not even part of the fauna. Hindi. Wala. Ay, nako. Natatawa ako dito sa mga comments eh. Kasi sabi, wala kayong signal, wala, no, tumigil yung mga ganyan. So sabi ko, we announced it early in the show, our provider has issues. Inunahan na kami, Tapos sagutin ba naman ako ng, may pilosopo dyan eh, na, di palitan ninyo yung provider ninyo. Wow, words of wisdom! I would never have thought of that! What? My God. We should change our provider? Kumbaga sa chess yan, brilliant siya. Oh my gosh! Brilliant! Pong exclamation. This person should be declared a national scientist. Tama. Oh my gosh. Diba? We should award him the Nobel Prize. But why didn't we think of that? I can't imagine. Diba? Sobrang busy na tayo kaya hindi natin na baka nga nakaligtaan. Complacent na ba? Oh my gosh. Diba? Hindi tayo umanap ng well-credentialed. Oo. Oh. Napakapag-iisip no? Parang yung mga tanong ni Congressman Marco Leata, no? Aha. So, hindi naman. Ayoko ako mag-bring up ng topic, eh. Ano daw ba yung yung ni communications creative communications advisor. Ano yan, mamasahihin yung information. Ano ba? They're just going to create creative. Nagtataka lang siya, sinasabi niya. Hindi, the problem I think might be with the nomenclature. With the name. When you say, nomenclature. Which is a fancy way of saying name. With the name or title. With the terms, kasi, terminology. Kasi pag sinabi mong creative communications, is that the same as creative accounting? Yung creative accounting nandadaya. What? Yung creative communications nanggagayak. Medyo dinadamitan na. Ayun, dinedekorasyonan. Dinedekorasyonan yung information. Ayun pala 'yon. Okay. Hindi, ang creative communication, siguro, doon sa mga, halimbawa, fiction, katang-isip. Alam mo, social engineering. Ang main example ko ng successful social engineering dito sa atin, and so far, the only one that I see, yung OPM. Yes. Before this OPM came, wala. Ang lahat ng kinakanta sa atin, lahat, puro English. Okay, yes. Meron tayo yung Frank Sinatra of the Philippines, Elvis Presley of the Philippines. Totoo. Matt Monroe of the Philippines, puro gaya. Okay. Until this movement ng OPM came along, wala akong kumakanta ng Filipino songs. Pero lang kung mga Ruben Tagalog, Pangharana, yung mga ganun. But as a popular music na sinusundan ng mga teenager, ng mga kwanhi, wala eh. Mga kundiman tayo. Biglang nagkaroon ng PD si Marcos, sabi niya, ang mga radyo kailangan magpatugtog ng OPM, Original Filipino Music. Ngayon, ang maririnig mo sa ngayon, ha, ilang taon lang yan. Ilang buwan. Maski siguro in the 90s,
puro mga kumakinakanta ng mga kabataan, puro mga Pilipino OPM. Therefore, ang sinasabi, ang aking iniisip, yung social engineering, in one stroke, isang ano lang, isang concept lang, okay, pwede mong gawin eh. Eh, of course, it will take time. Yeah. Okay? Yeah. So, yung mga ugali ng Pilipinong gusto nating mapalitan, pwede. Yeah. Kasi yung OPM, biggest example yan. Yeah. Lahat ng kabataan ngayon, yan ang... But now, di ba, meron tayong Filipino music industry. It's very small, it's minuscule. But there is an audience. Yun nga yung pinag-aano ko eh. Yun ang kinakanta ng bayan. Marinig mo. Oo. Alam mo naman, may mga karaoke. Pag nag-go-golf tayo, di ba? Maririnig mo, talagang blaring na karaoke. Puro Tagalog na rock. Puro Pilipino songs. So ang punto mo, ang ginawa nung simula, para bang, okay, kinamay na bakal mo muna. Para lang ma-open yung door and then gradually the market. Na-identify nung PD. Anong mali? Anong mali? Eh, walang pinatutugtog sa radyo na Pilipino songs eh. Kaya walang nakukuha. Kaya walang nagkakahilig dyan. Okay. In a way, meron din punto tong si Jinggui Estrada. Si Jinggui Estrada. Yun ang sasabihin ko sana eh. Na iba na yun. Eh, pero there's a difference. Yeah. Noon, yung mga original Filipino music, napakaganda. Okay. Ang ganda na, may expression ng culture natin, may expression ng pighati ng mga Pilipino songwriters, ng kanilang pag-ibig, okay? O mga patawa nila, diba? Okay. Yung light, the humor, ganyan. Eh, ito naman ating drama, masyadong commercial. Okay. Kailangan magbago din yun, okay? Hindi mo pwedeng persahin na ngayon. Kumbaga, merong problema na ng quality. Yung content na rin na may problema na rin sa content. Pwede pa rin gamitan ng social engineering. Why not? Kasi yan ang ginawa ng Korea eh. Kaya yung kanilang K-drama, kanilang K-pop. K-pop social engineering. It requires investment eh. Yes. Because let's face it, the music and the film and TV industries, they're businesses. Hindi siya ano. The best that you can do is encourage, create an atmosphere na willing sila mag-invest. Eh usually, pagka ganyan, pagka nag-discuss ka ng atmosphere of investment, they will ask you for tax breaks, maraming libre, maraming ano. And then you still end up with a mediocre product. I mean, what are we doing wrong? Kasi nga, masyadong motivated by profit. Baliktad tayo eh. Alam nyo ho, yung mga sumikat na recording companies, let's say in the US, sabi mo yan rap. Hindi naman profitable yan nung nagsimula eh. But there was passion. In the way, yung mga rap artists, look at their at their trap, at their art. May passion. Yung passion na yun, mararamdaman mo eh. Yeah. At saka magta-translate yan into profits. Tignan mo yung ano. Kung babalikta rin mo, gusto mo profits muna bago yung passion. Mangyayari doon. Hindi pwede. Tignan mo nangyayari doon sa Amerika, di ba? From Hollywood, yung mga Capitol Records, etc. Pumunta sa Motown eh. Napunta, isa yan. Tumira sila doon. Iba yun. Ang Motown, iba. Walang profit yan nung una. Oh, Detroit area, mga tungkol lang sa mga nangyayari. But they had the product and they had the passion. Oh, naging sila ang dominant. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Na Motown, na overcome yung lahat yung mga... Lahat yun, yung mga original, yung mga... Eric Como, etc. Nag-Motown. The so-called white music. Yeah, white music. The so-called white the music. The white music. Ito na nga mamamayan eh. Gusto nga kanda makakapasok tayo. Right now, there's a phenomenon which has been happening nitong mga nakaraang taon. I think gone are the days na ang tao hindi na bumibili ng plaka, set or CD. Ang mga tao, as much as possible, hindi na... Well, meron pa rin manunod ng sine, but hindi na gaya nung dati, pipila ka sa New Frontier. Now, because of platform. New medium na nga, maraming new medium. Meron mga sites, hindi for a fee, or for a membership, or Spotify. Marami. Pwede. And in fact, sa film, for example, there's a movement, yung Cinemalaya, for example. Pagkatapos mag-showing for that 2 weeks,
then they go to these sites and then pwede kang bumili. Meron ba tayong local site? Meron. Ng Filipino music? Well, sa Filipino drama? Filipino films? Meron. Ano? iFlix. At saka ano to? iFlix, ha? Ano yung i? Di ko alam. Internet? Not just that, may iba pang mga sites eh. Tapos pwede ka magbayad. At ano. At panunurin mo lang, pag binayaran mo, that's for 3 days. And then, De, dalawa kasi yung factors natin kung bakit hindi nag-fail yung industry natin. Because one is the preconception na pag Pinoy, pangit. Bakit? Aminin nyo, may cultural bias. Meron. Bakit nawala yan? I don't watch Filipino films. Bakit nawala yan sa OPM? Because they could speak straight to the heart. And we gave them a platform. Yes, we gave them ngayon, platform. It's no longer the 70s. There are lots of platforms. But the bias hasn't changed. Yun ang problema, malaki ang problema. Bakit? Because we have no time to teach them that. Dati, in cultural communities, you imbibe culture. You get it. Attorney Trich, yung sinasabi ni Contra, bakit sa music hindi? We were able nangyari to yan. We transcended that. We did it in the 70s. What did we do right? Di ba natin pwedeng analyzing yan? We had platforms. Ha? We were seeing them. Ngayon, lahat. Ramdam. Pati so, what? Pamasko. Ramdam Filipino natin. Songs na bago. Tignan ninyo, ano yung platform na available doon sa mga starting? Mahina na yung mga record producers. Ngayon, we don't produce vinyl or recordings anymore. Canned na, and you get them online. Where you are competing again with the rest of the world. Diba? Hindi ito yung gaya in the 70s where we had local shows, where our radio stations were all local. So pwede kang magsingit diyan. Pwede kang sa yun nga, yung insistence engineer na mo. Apat na mandate, yung mandate. Kasi nakokontrol natin yung pagpasok so, ng foreign. So yun na nga yung purpose ng social engineering. Or yung platforms. You want a certain behavior. And therefore you create laws. Yeah. You create programs para makuha mo yung human behavior na gusto mo. Kasi na mga ano, there is a cottage industry of small producers. May mga studio sila. Oh, marami na. Sa bahay may studio. Ang problema lang, yung how to work this out na maging talagang total. Well, Derek, one of the programs is yun na nga, yung controversial nga lang, yung kay Senator Jinggoy. Probably he packaged it differently. He said it the medyo wrong harsh daw. Medyo harsh. Maybe he could do something that so hindi, I think venue is one, like for the films. Can we grab back the Metro Manila Film Fest and expand it to a Filipino Film Fest, lock out all the other films, and produce and show quality films? Kasi hina-hijack ng mga commercial producers. May sinasabi si Ferdy dyan. Pag napili ka, pwede bang i-withdraw? Meron ganun? Ay, oo. Meron bang dapat daw pag napili ka? Correct. Isa pa 'yan. Sa Metro Film Festival. Isa pa 'yan. Hanggang matapos yung festival nandiyan ka. Hindi na pwedeng bigla na lang bubunutin. Oh, pinapayagan nila kasi yung mga theaters, sasabihin ng theaters, ay hindi kumikita. Sila nagde-decision. Pull out. Bakit ganoon? Hanggang pala pa tayo. Kaya nga festival eh. Eh gusto mo, minsan kasi some movies are slow starters. So umpisa parang nilalangaw, pero when word of mouth gets around, ayan. Oh, meron mga flop. Na sila. Meron flop, later on, nagiging iconic. Hindi, kagaya ng Antonio Luna. Luna na yan. Iba yung marketing niya. Ang ano niya, diesel. Slow burn. Slow starting. Tapos tumira. Pang-recta pala siya. Yung ano, yung digital film, pagdadalaga ni Maximo. Yun. Basta yun. Another, breakout yun. It was film digital, so mura lang siya. We got the, well, magagaling yung mga actors, breakout role yung bata doon. And, uwi, patok. So, we brought that to the US na nag-screening yan sa San Francisco. Kumita siya, nagka-awards. Ito yung isa pang problema, the gaya-gaya mentality. Ay, pumatok yung ganito. LGBTQ movie. And then suddenly, everybody's doing LGBTQ. Everybody's doing poverty porn. Everybody's doing that. Tayo mismo, nagsasawa. Diba? You get too much. Hot pandesal mentality. Correct. Totoo yan. Well, hindi lang hot pandesal. Noon, may nauso yung Green Revolution ni Imelda Marcos. Lahat nagtanim, pechay.
ito yung ano, sinasabi ng mga tao, you're suffering again from ano, sweeping generalizations. Ay, nako, I stopped watching Filipino films kasi they're all sampalan in Cavitan. Sobrang so, naman yan. That's not true. Ganun, a few years ago, kami, yung mga ano, mga mayayabang sa social media, may pre-promote kami ng movie. Hindi ka naman mayabang, but ha? Mayabang na mayabang. So, saksakan na yabang. Sorry, sorry. Kasi karambolista. But we promoted the movie. Now, I forgot the title. Pero it was a small indie movie about this girl who had a boyfriend. They broke up and then she was dying. And then nag-reconnect sila. And walang sampalan, walang Cavitan, walang kahit ano. But pero makiraramdaman mo. Grabe yung connection dun sa audience. So don't tell me it's all about that. The problem is, we don't support the good ones enough. I mean, let's take responsibility here also. There's no lack of talent out there. Ang gagaling ng mga bata. Thank you. Ang gagaling ng mga filmmakers natin. So don't tell me it's all possibly the telenovelas, but look, there's Maria Clara and Ibarra. Are we supporting it enough? Diba? So sabihin nyo sa akin, eh kasi lahat naman ng mga telenovela ay puro Cavitan at sampalan. No, we came up with a new one. GMA has a new one. Are you supporting that? Di ba hindi yan Cavitan sampalan? Ay, mas gusto ko pa rin yung sampalan. Pero, alam mo maganda itong ano, kasi yung Department of Tourism at saka NCCA, pwede nilang gawin ito kasi ang laki ng ating ano ah, kung ito ma-develop na mabuti, ang laki ng ating Filipino communities overseas. Oh, pare. Ang laki niyan. Minefield, ano yan? Gold mine yan, gold mine. So ito, si Pangit. Uhaw na uhaw sa mga Pilipino shows. Yung mga, kaya yung mga halimbawa, yung mag-show sila Gary, sila Sharon, dinudumog eh. Sharon lang yun. Ay, hindi. Nilang mo naman. Yan nga yun, nagigiba pa yung stage eh, di ba? So, mga ganun, dinudumog, uhaw na uhaw sa there's Pilipino. There's a Pinoy indie comedy film, Patayin sa Siyokot, si something or other. Tawa. Bakit sumikat si Jokoy? Yan, Jokoy. Yan. Bakit sumikat? Napaka Pinoy ng kanyang humor. Pag magbe-birthday na raw siya, kailangan, Jokoy, be-birthday ka na, sabi daw ng nanay. Punta na tayo McDonald's. Hindi para kumain. Kukuha ng libreng napkin. Ibubulsa niya yun. Kasi wala na siyang toilet paper. Ate, magbe-birthday na eh. Kailangan ng maraming napkin. So, ang creative. I think patayin in college. Patayin si Shokot, si Remington. Yeah. Sino yun? Hindi, yun yung pelikula sinasabi yun mo. Ano, it was so funny. Si ano, Roderick Paulate. Pero mga bagong artista yun nandun. The humor is so Pinoy. Alam mo, mura lang yung pagkaano. But it's... Nakakatawa na meron, lang. Meron ganyang sa Shokot? Sa takot. Takot. It's meron ganyan sa backlist for takot. Hindi ka chakot. Hindi ka chakot. Meron ganyan. Sige, mag-aaral na ako dyan. Meron ganyan site na mga Pinoy mga ano. Mga yan, sina Jokoy. Meron ganyan site. Magagaling sila. Magaling. Pati yung sa Hawaii, na nag-iilokano, nagbabanatan sila ng nanay niya. So, but don't tell me that the films are bad or that ano, because there are masakit na yung kamay ni Miller. Ini-ignore ko nga siya. Because there are good ones out there. Marami, and we don't support them marami, enough. Marami. So, yun. Magbabalik ang Karambola. Ang oras natin, 9:10 ng umaga. Karambola sa DWIZ.